So, of course, ang ating speaker, I asked her to, how should I introduce her? Sabi niya, ano sir, wag na, ano lang, yung simple lang. So, let me present to you the director of the Aklatan Emilio Aguinaldo Information Resource Center, Ma'am Mary Ann Jimenez Salvador. Welcome, ma'am. Okay, good morning, everyone. Do you hear me? Ang hirap pala, no? Yes. Okay. So, thank you, CILP, yes, for having us today. Okay, thank you. So, thank you, CILP, for having us today. So, this is a team effort by librarians. So, we are glad to share with you our online library services. Actually, as mentioned by Sir Paul, this is not new. So, we have been doing this for the longest time. And it only highlighted this time since there is no other option but to go online library, to go online library. Okay, I know how you missed the smell of the pages of the books, right? So, miss na miss yun na siguro yung pages ng mga smell ng pages ng books natin na printed. So, yan. And I believe that this kind of services will be pursue because in the GCQ when we become after this ECQ sa GCQ kasi guidelines kasama pa rin yung library sa mga hindi dapat mag-operate kasi pwede naman daw na online online ang services ng library. So ayan. So wala tayo pong magagawa, so let us maximize. Yung quarantine. So let's just maximize the utilization of our online resources. So which you can access remotely through Open Athens po. Okay. So at the end of the session, this will be you will be able to learn the following one. Identify the different online resources available in the library. So you will learn the different online resources that we have in the library. So I will mention them one by one. And of course, how to access these online resources remotely using the Open Athens. So you cannot just access it. You need a username and password through Open Athens. Before, we used to have username and password for each databases. Naalala niyo po yon. But this time, we only have one remote access using Open Athens account. And of course, after that, you will be able to determine what appropriate online database or ebooks suited for your research needs. And as a additional, we will teach you how to search resources using databases subscribed by the library. So may mga tip lang kami kung paano nyo mamamaximize yung paggamit ng ating online resources and to get relevant information out of those databases. Malinaw po ba ang objectives? Yes, okay, this is the outline. Yan. For part one, we have online resources. Part two, the Open Athens. Part three, yung practical tips in searching online databases. And of course, there will be question and answer. So please reserve your question later. Sabi nga ni Sir Paul, you can write or type already sa chat box. Okay, but prior to that, so alam naman natin na ang dami-dami na pong information available sa internet. Actually, sa ngayon po, ang dami-daming pre-open access resources as you can see. Kahit yung mga kilalang well-known publishers like Springer, Cambridge, ano pa ba? Marami, Taylor and Francis. So lahat sila nagbibigay ng free access to online resources for a limited period of time. So limited lang po yung kasi you have to subscribe those resources. Eh bakit naman kailangan pa natin gumamit ng mga online resources sa library, eh meron namang internet-based. So, ito po yung difference between internet-based versus subscription-based. Una po, sa internet-based, syempre, libre lang po ito sa lahat. So,
hindi po natin alam kung sino yung nag-publish niyan or kung sino yung nagsulat o ano ba siya, authoritative po ba siya, o baka naman yan ay fake kasi marami na pong fake news ngayon. Baka meron din po mga predatory journals. So, syempre, yun ay hindi masyadong, yung quality niya ang kina-question naman dyan. So, yun po. And of course, sometimes information are one-sided, incomplete or incorrect. So, yan po yung internet-based. For us, pag subscription-based po, of course, we are using library fees to subscribe. Nagbabayad po tayo. So, dapat i-maximize yung paggamit ng online resources. And of course, ito yung mas importante, content is evaluated by publishers for authority and license. May license po for each database. Kaya as much as possible po, we provide this only to those enrolled students who pay for the library fees. And of course, information are authoritative. So nakakasiguro na po tayo na authoritative peer review because the publishers are also those well-known publishers like Cambridge, Taylor & Francis, and also some well-known aggregators like EBSCO, ProQuest, etc. So yan po yung difference between internet-based versus subscription-based. So may tanong pa tayo dyan. So we will now proceed to next. So ito po yung in an overview, these are the online resources that we have in the library. So EBSCOhost, ProQuest, Philippine Studies, IEEE, Science Direct, Cambridge, Explora, Taylor & Francis, Wiley, PressReader, eBooks, and Emerald. Okay, next. So I will discuss one by one kung ano yung mga content ng bawat isang resources na to. Basically, yung EBSCO po, ito ay multidisciplinary, meaning ang it is a advantage. Jenny, 12 beautiful hello? Minutes. Number one is yung pagpapatawad. So sumagot ako, sabi ko, hello? May biglang sumingit. Hello? Naririnig niyo po ako? Yan. So EBSCOhost po, ito ay isang multidisciplinary database that includes academic search complete. So ito, mas marami siya sa business. Pwede siyang gamitin sa business. Meron din pong computer studies, literature, communication and mass media, religion, philosophy, yung mga sari-e dyan, nakita ko sila, narinig ko sila, Sir Dr. Salibay. So, meron po dyan na religion, philosophy collections, government collections, and of course, sa mga teachers po, mayroong Teacher Reference Center. Yun po yung EBSCO. Sa Emerald naman po, ito naman po ay focus more on management and administration discipline. So, ang kasama po dyan, pero sa iba-ibang areas po yan, ha? Katulad sa accounting, finance, economics, business management, strategy, human resources, in organizational studies, yun po yung content ng Emerald, plus information and knowledge management, marketing, operation, logistics, and quality, property management and built in environment. So basically, nakita nyo, yung Emerald is focused on business. So kung sa mga CBA, pwede nyo rin itong magamit. Ang purpose din ay multidisciplinary. Ibig sabihin, almost all discipline yung coverage niya. So meron dyang Philippine journals, composed of journals. Kung mapapansin nyo po sa ngayon, pag binuksan nyo yung ProQuest, may nakikita rin kayong e-books. May e-books din po siya. So, may e-books po siya plus... I-convert mo. I-convert siya sa video. Teka, may nagkukwentuhan. So, yan. Yung ProQuest po ay meron siyang e-books tapos may video. Pero basically, ang subscription po natin dyan ay... journals. Ito pong mga databases na po na to ay sinusubscribe natin together with the DLSP libraries.
para mas makamura po tayo. So, ang tawag po doon ay consortium. Okay. So, ito po yung mga online databases natin. Ano po naman yung feature niya inside? So, una, yung EBSCO, common po sa lahat. You can print and save, of course, sa lahat ng databases na yan. Pwede nyo po yung i-download ng full text. Pwede rin read online. So, lahat po sila may citation feature. So, hindi nyo na po kailangan maghanap ng ano ba yung APA? Ano pa? Ano ko to ipo-format into? Anong style? Citation style yung gagamitin ko. So, we suggest every time na mag-search po kayo sa databases, unahin nyo rin, kung halimbawa napili nyo na yung particular article, please copy and paste or download nyo po yung citation para at least hindi na kayo mahirapan o kung babalikan nyo, ano yung mga references na kailangan nyo ilagay dun sa inyo at the end of your paper. So, mahalaga po yan. So, lahat po ng database na ito may citation. Except yung ProQuest lang po, yung may citation na applicable sa College of Science. Kasi yung iba, puro APA, MLA. Pero yung ProQuest may science, yung ginagamit po nilang citation. And of course, you can send to email. Except yung Emerald, you have to download it, then send to email. But yung may direct na link, para isend sa email yung EBSCO and ProQuest. And of course, isa pang magandang additional feature nila, pag sa EBSCO po, kung ayaw nyong i-download, you can directly save it to clouds like Google Docs. So may link na po siya na Google Docs dun sa left side, sa right side ng screen. And then sa ProQuest, ito mas marami kang choices. Pwede ka sa Google Docs, pwede sa Microsoft OneDrive. So yon. Kung para po sama-sama yung inyong mga references, yan po yung pwede nyong i-save dan sa mga accessible naman yan sa ating mga desktop or yeah, kahit sa cellphone. So may tanong pa tayo dito sa feature nila sa tools. So pangalawa po ay ito naman po yung una po tatlo ay multidisciplinary, no? This one naman is very specific. Yung Philippine Studies po, published by Ateneo de Manila University. It's an international journal on Philippine history, culture, and heritage. Sa press reader naman po, ito para sa mga com. Kay Sir Artin. Sa com, sa Brojourn, or yung mahilig magbasa ng dyaryo. Huwag na po kayo magbasa sa Facebook. Pumunta na po kayo sa press reader, i-download nyo po yung app. And every day you can read a newspaper from all over the world. So 120 countries po yung pwede niyong mabasang from 120 countries of newspapers and magazines. May categories din po kung mahilig kayo sa mga iba-ibang sa gardening, mahilig kayo sa car, mahilig kayo sa mga sports. So, meron po yung categories, yung press reader ng mga magazines. It has 7,000 trusted publications on a single platform, which the readers can instantly translate articles in up to 18 languages. So, pwede nyo rin naman pong i-translate sa ibang languages kung gusto nyong magbasa sa ibang language. Wala lang pong Pilipino ata dyan eh. So, pagkakataon na ng mga Pilipino teachers na baka gusto nyo maging translator. Okay. So, ito naman po yung ating electronic e-books. So, ito po yung parang hindi masyadong napapansin, no? At alam ko, nagagamitin nyo na to. Paggawa nyo ng syllabus, consider nyo na ang online resources, ang ating electronic e-books. So, we have Cambridge, we have EBSCO e-books, IEEE for the engineering, Gale e-books, Science Direct e-books, Wiley Online Library e-books, Taylor and Francis, and of course, meron pong specific sa high school collection ng EBSCO. So, ito po yung mga feature niya. So, Cambridge po, you can download the full content. So, pwede nyo pong i-download yung buong libro. And of course, pwede rin may choice kayo na gusto niya lang by chapter. And of course, pwede rin po na read online lang kung ayaw nyo namang
ano, lagi pong dalawa yan, read online or download. And of course, pwede rin po siyang, ang tip ko lang dito po, pag magsesearch kayo na sa Cambridge eBooks, lagi niyong i-check na lang po kung ano yung meron tayo sa library. May box po doon na sinasabi, I have only those you have access to full text. So, yun po, i-check nyo lang yun para ang lalabas po kung ano po yung meron tayo na sa library. So, all these e-books except EBSCO host, high school collections are perpetual access. Ibig sabihin po, pwede natin silang, para pong printed books, no, pagmamayari na po natin siya. Kasi may dalawang model po ng subscription, pwede rin pong subscription. Ang example po nito, yung EBSCO host e-books high school collection. So, ibig sabihin yan po ay subscription. So, every year, subscribe para ma-access ulit natin yung EBSCO host e-books. Unlike sa ibang books, pwede natin siyang parang permanent na po sa atin yan. So, at least 1,000 e-books as of today. So, more than 1,000. So, we have to, ito po yung kailangan natin bigyan ng pansin. We have to update our collections. With your help, of course, the different colleges and departments. So, sa Cambridge po, published by Cambridge University Press. Ayan. Alam po natin yung Cambridge ay basically ay on humanities ang strength po niyan. Humanities, liberal arts, yun po. Pero meron din po siya ngayon pinapublished on economics, mathematics, and politics. So, sa ngayon po, meron tayong ipopost later na meron po tayong pre-trial access sa Cambridge until August 31. So, mamaya ipopost ko po para at least ma-avail nyo or ma-check nyo po para pwede nating bilhin in the future. So, yan. Sa Gale eBooks naman po, is composed of encyclopedia. Basically, ito pong Gale ay reference collections. So, may encyclopedia, manuals, handbooks. So, yan. Variety of subject areas din po, multidisciplinary. So, meron dyan mga tungkol sa hospitality management, business, finance, yan. Okay. Hello, ito pa po yung iba nating database. Yung ating EBSCO at saka EBSCO host ebook ng high school, downloadable po siya full content. However, kailangan nyo po siyang i-check out. Ito lang po yung e-books na may check out. So, para siyang libro sa library, kailangan nyo pong magawa ng personal account sa EBSCO platform. So, pwede nyo siyang check out with expiration. Pero pwede nyo rin po siyang i-download by chapter. Yan. Pwede rin nyo rin siyang i-read offline. Basta i-download nyo po siya. Kaya lang, pag natapos po na yung, halimbawa, for 3 days, pag nag-expire na po siya, mawawala na siya. And then you have to download it again. Sa IEEE naman po, ito specifically for the College of Engineering. So, ang ating specific collection po dyan ay yung published by IEEE Wiley. So, yan. So, marami rin po tayong titles that we have around 600 plus. So, yun po yung sa IEEE. So, pwede po yung i-download by chapter. Science Directs po, ito naman ay, although sciences siya, mas yun yung strength niya, no? Sa life sciences, applied sciences, so biology, pero meron din po siya tungkol sa information technology. Yan. Publishes by, of course, a reputable e-journals and books under Elsevier. So, pwede nyo pong ma-download yung full content. Pwede rin yung by chapter. So, yan. Favorite ko po yung Science Direct. Kasi ang dali-dali niya pong gamitin. Taylor and Francis po and Wiley. Ang subscription po natin ito is with CILP Philippines and Southern Manila Consortium. Ibig sabihin po, yung ating pong binibiling books plus yung binibiling books ng ibang
partner natin like the Lasal Manila, College of St. Pinil, ma-access din po natin. So, kaya dumadami yung collections. Although, halimbawa, 20 lang yung binili natin, yung 20 na binili ng ibang school, we can also access those collections. So, marami po tayo. Lahat po yun ay pwede natin ma-download full content and by chapter. So, both sa Taylor and Francis. So, ano rin po siya? Ang Taylor and Francis po, ang strength po niya ay sa science, technology, engineering, humanities, and social sciences. Sa Wiley naman po, multidisciplinary po din po siya eh. Architecture, business, accounting, almost all subjects po sa Wiley. Naririnig niyo po ako? Okay. So next. Yes po ma'am. So yun yung part 1 ng ating mga e-books. So natatandaan yun yung e-books natin ha. So this one naman, nakita ko may mga high school ano tayo, faculty members na umaattend. So ito po yung pwede nilang i-explore sa Explora. Meron ding Grolier online. Kung natatandaan nyo po yung ating mga encyclopedia dati, Grolier, World Book. So meron na po tayong online version. Yan. Maganda po dito, iba-ibang subject areas din po ito. Plus, may curriculum guide. So pwede nyo siyang i-align kung ano yung needs nyo para sa specific program nyo or yung subject area. So yun yung po maganda sa high school collection. By the way, yung iba pong collection sa taas na nabanggit ko, pwede rin po yung gamitin ng mga high school faculty and students. So hindi po yung nakalimit sa kanila. So the same din dun sa ating mga faculty na kung may anak kayo na ano, pwede nyo rin gamitin itong mga pang high school. Explore nyo rin. And sila po ang nagsusubscribe para sa atin ng press reader, ang high school department. So, yun po yung iba-ibang online databases that we have. So, kung may tanong po kayo, later na lang po. So, ito yung isang tanong ni Sir Paul yesterday. What if resources are not available in full text? Kasi po, yan po, sasabihin ko po sa inyo na although we have access to all those resources na nabanggit ko, we cannot, some of those are only available in abstract or katulad nung science direct. Yung mga journals po nun, although makikita po natin, pero yung abstract lang yung makikita natin doon. But if we need the full text, wala pong problema. So you just send an email to us through aklatan@dlsud.edu.ph. So we will provide or we will find the full text for you from our partner libraries. So marami po tayong partner libraries. Hindi po kayo mabibigo kung wala kayong makita na full text. So tandaan nyo po ang ating email address, aklatan@dlsud.edu.ph. Our virtual librarian will happy to assist you on that. Okay. So may tanong pa tayo? So yun na po yung ating part 1. Na mga online resources plus kung wala, you can still email us. So this time, paano ba natin ma-access all those resources? So kailangan po natin ng Open Athens account. Ano ba yung Open Athens account? This is a single sign-on platform to AEA IRC subscribe online resources. So ito lang po yung nag-iisa na ano natin. So you don't need to remember different username and passwords. Except lang po dun sa ibang books ng high school, e-books ng high school or collections. But we will try also to include that in the Open Athens para isa na lang din yung magiging source. Okay, now, paano nga ba gamitin ng... Yeah, una syempre, you need an account. Just send... There are only two steps to request for an Open Athens account. Send email request to aklatan@dlsud.edu.ph. Of course, using only your DLSUD email. And of course, the next step would be
you will be receiving an email from us telling you to activate your account details. Yan. You have to activate your account. So I will tell you how to activate your account after this step. By the way, for our graduate students and faculty members, both part-time and full-time or regular, you don't need to request for an open attendance account. Please check your email. So nag-ano na po kami, nag bulk upload na po kami. So lahat po kayo ay meron ng email unless lang po may na-miss kami, no? Lahat na po kayo ay may open attendance account. Graduate students, part-time, and full-time faculty members, both high school and college po. So please check your email. Baka po napunta sa clutter yung no reply open attendance account. So yun po yung titingnan nyo, yung no reply attendance. So siya po yung nag-send sa inyo. Kung wala pa rin po kayo makita, don't hesitate to email us. So yun po. And kanina, so after na makareceive kayo ng account, ito po yung step na gagawin nyo. There are only three steps. One is go to login.openattends.net activate account. Ito po ay sisend naman, nasa email nyo po yan. So, cut and paste nyo lang po yan sa URL. And then, lalabas na po yung open attends. Sasabihin sa inyo, enter your username and activation code. And of course, usually po ito ay yung username nyo po yung email address. So yun po, you can use your email address as a username for your open attendance once you have activated your account. And you have to assign your password. And katulad po ng lagi natin sinasabi, yung password, dapat hindi yung mga birthdays, mas maganda kung combination siya ng special character, numbers, and words. Or letters. So, yun yung, para maging strong siya at hindi agad siya magamit na iba. Or you can still use your password sa inyong email para hindi na kayo nag-iisipan ng iba. Okay, yan po yung three steps. Yung una po, sinabi ko, mag-request. And then, for students po ito na wala pang account. And then, you will be receiving activation account. Pero sa mga faculty and graduate students, meron na kayo. Ito lang po yung gagawin nyo. I-activate nyo po yung open natin sa account nyo. You have until June 15 to activate your account. Otherwise po, magre-request na po kayo. So, please balikan nyo po yung email nyo para malaman nyo kung nandun yung open attendance nyo. Activate nyo na po siya. Of course, may validity po yung ating open natin sa account. And of course, binibigay po ito sa ating currently enrolled students. And of course, yung regular. Yung sa part-time po, kung meron lang po kayong, ano ba ang tawag dyan? Kung kayo ay merong load for a certain period of time. Yan, part-time. So, once I'm semester po yan. So, sa ngayon po, ang validity niya ay until July 31 for students and part-time faculty. Sa academic year naman, academic school year po, academic year po ang faculty members and staff. So, school year po yan, one school year. And then, after that, kami na po yung magbabulk upload. So, you don't need to request for open attendance account. So, iyaano na lang po ulit namin. Kami na ang mass renewal. Okay? So, yun po yung tungkol sa open attendance. So, if your account was deactivated, yan, expired, or send a request of reactivation to aklatan@dlsud.edu.ph. So, yan lang po yung ating communication channel, yung aming email. Pero, meron din pong iba later, sasabihin ko. So, yan. Ngayon po, paano naman po natin ma-access yung open attendance or paano ba natin ma-access ang AEA-IRC subscribe online resources using your open attendance account? So dahil may open attendance account na tayo, paano naman natin i-access yung resources? So this is how you will do it. Okay.
So una, syempre, you have to look for the university library website. So hanapin niyo po yung website ng library. Sa totoo lang po, napakaraming way to go to the university library website. Sa ating webpage alone, you have 3 links to go to the library website. One, from top to bottom po, meron po tayong access. For example, dito po sa Campus Live, pwede nyo i-click yan and then look for AEA IRC Library. Meron din naman po sa middle part, yung spotlight. Just look for this image na may mga students na nagbabasa. Click that and you will be leading to the library website. At sa bottom part naman, may quick links po doon. Look for the university library. So, yan. Napakarami pong way to go to the library. At hindi lang po yan, there's more. Sa DLSUD portal po, meron po dyang link. And then, ano nyo lang, under links, may Aklatang Emilio Aguinaldo. Plus, sa school book po, may link din po doon na logo ng library. So, just click that link. Tapos, instantly, you will be sending to the library website. So, ang dami po. 5 na yan sinabi ko, no? Meron din po kaming ginawang QR code. So, kung kayo po ay gusto nyo, direkta na talaga yung pumunta sa library, iscan nyo lang po itong QR code. Try nyo nga po kung may mga cellphone kayo para makita nyo kung makakapunta talaga kayo sa library. Kung dalawa yung gadget nyo, yung cellphone nyo, pwede nyo po itong iscan. And then, i-check nyo po talaga kung makakarating kayo sa library and tell us, no? Plus, meron din po tayong website. You can type sa URL directly itong ating website. Para kung ayaw nyo nang dumaan sa kung saan-saan, pwede rin po. So, ito yung mga shortcut na. And make sure, tandaan nyo lang po na hindi po kayo directly madadala agad-agad sa yung pinaka-main page ng library. So, dadalhin po kayo yung sa landing page niya na ganito yung itsura niya. Ito po siya. Ay, sorry. So, yan. Wait lang, highlight. So, ito po. Tandaan niyo po itong Enter e-services site. Ikiklik niyo lang po yan kasi ito po yung pagaling kayo sa portal, galing kayo sa school book, galing kayo sa live sa DLSUD website, ito po yung landing page. But you have to enter e-services para makapasok po kayo dun sa susunod na, dun mismo sa library webpage. So, yun. Sa high school po, meron din po siyang mga shortcut or how to go to the, may sarili pong website ang High School Learning Resource Center. So, pwede kayong pumunta sa webpage ng Junior High School. And then, sa overview, meron po doon High School Learning Resource Center. And of course, if you're inside the library website, meron din po shortcut to High School LRC. Okay. So, may tanong pa tayo dyan? Ito po yung website naman ng High School Library. Ang tinatawag nating Learning Resource Center. Of course, ang susunod po nating step, so after na pumunta tayo sa page ng library, ay magbabrowse na po tayo ng online resources. So, paano ba tayo magbabrowse? Una, may mga option din po kayo. First option, use the EBSCO Discovery Service. Ang maganda po sa EBSCO Discovery Service, ito po yung counterpart natin ng Google. So, para ano siya, search engine po siya. Actually, mas kung gusto niyo ng efficiency, mas maganda you go to EBSCO Discovery Service. Isang beses niyo lang ipapasok yung inyong, anyway, once niyo lang po ipapasok yung username and password sa Open Athens. And then pwede na kayong pumasok sa iba-ibang databases. Dito sa EBSCO Discovery Service, once nyo lang pong gamitin, ililid niya na po kayo dun sa mga research nyo. Or kung gusto nyo naman na specific naman yung gusto nyong database na pasukin, you can use the quick links to online databases. Ito po yan.
Except lang yung plug scan, no, hindi po siya kasama dun sa databases. It's another database. Platform for similarity checking. Of course, meron din pong link doon sa website ng library na e-resources. So, pag kinlink niyo po yung e-books, directly, ililig niyo po kayo sa e-book collection ng library. Dito po, naka-subject na siya, naka-sort na siya by college. And then, pag kinlink niyo po yung plus, lalabas na po yung mga iba-ibang titles available for each college. So, yan. And then, meron din po siyang mga icons doon ng ating mga in and off campus. Ito po, yeah. In and off campus access. And then later, I will discuss yung open access resources that we also sort according to subject area. So, yan. After po na maka-choose kayo kung ano yung gagamitin yung saan kayo magsisearch sa EBSCO Discovery Service, sa Quick Links, or sa e-resources, pag kinlink nyo po yung susunod na step po ay mag-sign in. You will be asked to sign in your Open Athens account. So, just sign in with an Open Athens account. Ayan po, yung username and password. Pag may problem naman po kayo sa signing in, i-click nyo lang yung problem signing in kung nakalimutan mo yung password nyo or etc. Para bibigyan niya kayo ng another password. Okay? Next. Ito po. So, yun po yung steps natin, no, na isang option. Pwede kayong pumunta sa library webpage. Tapos, may mga choices kayo kung saan kayo papasok. And then, mag-sign in kayo sa Open Athens. Another way of searching the databases, pwede nyo na lang pong ilagay yung link nitong openathens.net sa inyong mga cellphone or yung kung may app. Tapos, yun, visit openathens.net. And then you have to log in. Ito, log in to my Athens. And then sign in your Open Athens account. And then instantly, you will be leading to the interface ng ating resources. So, nandiyan na po yung iba-ibang resources. Just click kung ano po yung kailangan yung resources. So, ito naman po, parang isa na lang din. So, marami po kayong choices. Kung kayo po, depende po kung ano yung preferred nyo. So, ayaw po namin magbigay ng isa lang na choice. So, dapat marami. Kasi kayo po yung nagre-research. Para sa inyo, kung ano yung magiging parang madali para sa inyo. So, depende. Explore nyo po lahat ng mga options. Okay? So, may tanong pa po tayo how to access databases using the Open Athens. So, mamaya, reserve nyo po yan. Next po ay, paano ba mag-search sa mga database? So, ito po yung mga tips lang na pwede namin ibigay. Hindi po tayo live kasi na pwedeng mag-hands-on. Ayan. Una po, syempre, yung basic search. Para lang sa Google, no? Pero this one, ang difference niya ay you can access by keyword, title, or author. Ayan. So, yan yung pinaka-basic. And then search. Next po, or you can opt to use advanced search. Kung gusto nyo ng specific yung, alam nyo na yung topic nyo, tapos ano yung variable na kailangan nyo, yung dalawang variable. So, ang advanced search po ay gumagamit ng Boolean operators. Kung familiar po kayo sa A and or not. So, sabi ni Sir Paul, hindi na siya gumagamit ng Boolean operator. So, just to give you lang kung ano yung difference niya, kasi nakikita niyo siya dito, no? And or not. Pag sinabing and po, ito po kasi and, it narrows the search. So, pinapalit niya po yung search niya. It requires both terms to be in each item returned. Halimbawa po, nagsisearch kayo ng Facebook and Instagram. So, ang hahanapin niya pong mga information ay yung magkasama yung dalawa. So, dapat laging nandun yung Facebook and Instagram. So, pipiliin niya lahat ng mga document na may ganung research. Pag or naman po, and or, either term or both will be returned documents. So, ito naman, mas marami kang marireceive na documents.
Kasi pipili niya, di ba, Facebook lang, or yung may, halimbawa ito, ecology or pollution. So, I think, ang isesearch niya po ay lahat ng mga document that includes results yung merong ecology lang, halimbawa, world ecology, or yung may pollution, noise pollution, lahat ng klase ng pollution. So, yan yun. Pag or po, mas dumadami yung results. Yung end po, mas kumukonte. Pag not naman po, ninanaro din niya po to, look for documents that contain one of your search terms. Halimbawa, cat, not kitten. So, yung lahat lang po ng may cat, yung hanapin niya. Pag yung article may kitten na kasama, hindi niya po isasali yan. So, yun yung po yung end or not. Boolean operators. Marami pa pong boolean operators na ginagamit eh. Pero yan lang yung ating basically mas familiar tayo. Okay. In advanced search, you can select the fields also like author, title, subject, journal, title, and more. So, the works best when you are definite with what you are searching for. So, kung definite naman kayo sa isi-search nyo, may mga choices pa iba. So, yan. Ang mahalaga lang po when you are doing your search, you can also use other limiters na available sa mga database. For example po, meron po dyan lagi nakalagay na limit to full text scholarly journals. So, lagi nyo po iti-check yung box nyan para talagang ang hahanapin niya lang po yung may full text, yung peer-reviewed journals, kung magazine siya, hindi niya po isasama yan. You can also opt to use yung source types, kung academic journals lang, or magazines, etc. Another option po, ito yung usually kong ginagamit, ay kung praise po yung isi-search nyo, use quotation marks. Like, for example, I'm looking for creative leadership. So, lagyan nyo po ng quotation marks on both sa end at saka sa umpisa. And also, yung sinasabi ko, lagi nyong iti-check yung box. Full text, peer-reviewed. And you can choose, halimbawa, scholarly journals lang or sa all. Yan. Okay. So, yun po yung simple ano lang namin, tips on how to make your search meaningful and relevant lang doon sa inyong needs. So, yan. So, limiters po, may iba pang mga limiters available. Ang common po sa lahat ng databases, meron po dyan yung academic, scholarly. So, yun yung choices nyo. I-choose nyo rin po yung publication date or year. So, mahalaga rin po pala na ililimit nyo po yung search nyo pala sa year. Kasi usually, pag sinabing journal or journal article, ang kailangan po natin, no, at least 5 years, no? So, yan po. Advance po lagi yung mga databases po na content ng databases. For example, meron na po mga published by 2021. Yan. Or 2020. So, pwede nyo po yung ilimit by date of year. Kasi yung iba po may 1301 pa. So, ganun po kadami yung laman yan. May 19 forgotten pa. So, kung halimbawa, history naman yung kailangan nyo, mas maganda, mas mga luma, marami dyan. Yun po. You can limit by publication, date or year, or source type kung academic journals. Pwede rin po by subject, architecture, criminology, or pwede rin publication. Kung familiar po kayo sa title na hinahanap na journal, pwede rin po yun na halimbawa Architecture Digest, or Journal of Criminology, Journal of Biology. So, pwede pong by publication. Pwede rin pong by publisher, kung Cambridge, Taylor & Francis, etc. And pwede nyo pong ilimit by language kasi minsan may lalabas po pag nagsisearch kayo, ang dami-dami, may Chinese, may Nihongo, iba-iba po yung language. Pwede nyo pong select lang yung English. Wala po kasing Filipino, so English lang. Or pwede rin ilimit by geography kasi kung halimbawa you are searching for document within Asia lang, mga na-published o sinulat ng mga Asian author, pwede rin nyo rin pong ilimit by geography. So, yan po yung mga limiters na common
to all databases. You have to look for it sa mga limiters na yan. Okay? Andiyan pa ba kayo? Hello? Yes po. Yes po. Dito pa kami. Yes po. Yes po. Yes po na nandito. Ang hirap pala, no? So, yun po. Kasi kanina. I mean, so, yun po. Pag gusto nyo silent daw po kasi sa library. Tama. Okay. Yan po, kung gusto nyo pong malaman yung mga how to use EBSCO Basic Search, EBSCO Advanced Search, meron po tayong information guide na nasa library. Sa bottom part po niya, sa middle part, meron po yung information guide series. So meron po tayo dyang instructions on how to use library online databases. Yan ay mag-self-study na kayo. Parang webinar na rin po nyo. Yan. Okay. Ang susunod po niyan, so dami na natin, no? Meron din po tayo mga open access resources. Ito po yung available nga sa internet. So, ang ginagawa po kasi namin, we evaluate din kung ano yung needs ng school natin. Kasi meron din naman po na open access na ano, authoritative o may credible siya. Lalo na kung pinublish ng isang bawa organization like United Nations or pwede rin naman, halimbawa, Philippine Development Institute for Development Studies, ANEDA, may mga open source po sila na pwede nating kunin at ilagay, isort by category or yung sabi ni Michara magiging inaayos na namin siya by program. So, ito yung mag-open access resources. So far, ito po yung ating mga nakalagay dyan sa ano. May mga link din po dyan. For example po, kasi yung mga journal po ng UP, Diliman, usually open access po siya. So, may link na po yan dito sa open access resources. And kayo po, kung may gusto kayong iisama dito, pwede rin po kayong mag-recommend sa amin. I-email niyo po sa amin yung link para we can include it in our open access resources, especially kung gagamitin po ng inyong mga students para nakasama na po siya sa ating library webpage. Yan. Of course, so may tanong po ba kayo? Nakasulat na po kayo ng mga questions niyo? Okay. So, ang susunod po natin ay sa kung marami pa po kayo, kung may mga tanong pa po kayo, hindi kayo satisfy, balikan nyo lang po yung ating library website. Nandun po marami po kayo makikitang information available. Kung may mga tanong pa po kayo, meron doon frequently asked questions na pwede kayong sagutin. Or pwede rin naman kayong mag direct messaging po sa amin, sa aming DLSU-D Library web Facebook. Ayan. I-like niyo po kami sa DLSU-D Library. Yan. Para makita niyo yung mga updates, diyan po namin nilalagay yung ibang link to free open access resources. Pwede niyo po siyang i-download. May mga books po diyan, yung mga Springer, nandiyan po. I-like niyo po kami. Plus yung mga announcement ng CILP, nilalagay din po namin diyan. Meron din po kaming Twitter. Ayan, itangkilikin niyo. Please follow us at AEADLSUD. And of course, yung aming email, aklatan@dlsud.edu.ph. Plus, yeah, ito po yung library website. Panghuli na po, please take note that there is no exact science in searching the database. Wala pong science dyan. The secret is to explore it for you to discover the best in each database in terms of content, relevance to your need, and user-friendliness. Actually, mga user-friendly naman po siya lahat. But we would like to assure you that the Team Aklatan is here to assist all of you in your instruction need and research endeavors. Our librarians and maybe some staffs are here. Our librarians, hello! Nandiyan po silang lahat. Just to introduce them, no? Kahit wala, hindi nyo sila nakikita.
Meron po tayong virtual librarian. No? Siya po yung aming frontliners sa online library services. Siya po si Misharon Samaniego, our digital or virtual librarian. And nandiyan naman po rin si Miss Mary Ann Estudillo. Siya po ang reference and information section librarian. Siya po yung sumasagot sa ating Facebook page sa mga inquiries doon. Andiyan din po si Miss Arlene Manso. So, kung may mga nahiram po kayo, iniwave niya po na lahat yung mga ano. Wala na pong fines yung sa buong time ng ECQ. Andiyan din po si Miss Ethel Mendoza Torres, ang high school librarians, together with Hazel Floralde. And of course, yung ating EMS, namimiss nyo na po ba si Jobert Dipas? Kasama rin po siya dito sa team. Of course, ang aming pinaka-leader, si Ma'am Sonia Jimentiza. Si Jimentiza, siya po yung nag-encourage po sa amin na maging, eto, in-invite niya po kami dito sa CILP project for this. And yes, we are glad to assist everyone. And maybe we can proceed now to Q&A. So, yun po yung ating online library services. Kung may mga na-miss ako, baka pwedeng mag-shout out yung mga librarian, mag-add kung ano pa yung pwede nilang i-add dito. Pwede ba, Sir Paul? Hi. Hello. Opo, pero, so, ano po? Hi, ma'am. Ano po? Hi, ma'am. Hello. Before po tayo mag-proceed dun sa additional and dun sa Q&A po, we would like to acknowledge po, na-acknowledge na po ni Ma'am Mayan, the presence of our Assistant Vice Chancellor for Academic Services. So, hi, Ma'am Sonia. Can you, ano po, pwede pong may short message? Can we get short message from you po? Hi, Ma'am. Hi. Yun, sabi ko, ano, after sana ng Q&A. Oo. First of all, no, I would like to thank, we have around 234 participants, no, attending this webinar series, no. And I hope this webinar or information provided by the Aklatan will be very helpful, no, especially right now na you are preparing for your research or some additional resources for instruction. So sana po makatulong, no, na mabuti po ito. So sabi nga, we are now working for the new normal. And then, gusto ko rin po sanang i-add, although Mayan is already mentioned, those librarian, like for example, the virtual librarian and the reference librarians that we have, no, during the normal time, no, pero since nga po na ngayon na iba na po yung new normal, siguro po it's also a high time that we will also activate the librarian assigned per college. Although existing na rin po ito, but now, siguro po mas makikita nyo yung presence po nila to assist the colleges. Kasi sa colleges po naman, ang i-assist lang ay hindi faculty, kundi pati po estudyante. And then, kanina po may mga question na, no, na nakapost. Gusto ko rin po sanang i-add kay Ma'am Alice Valerio, na you have mentioning about the copy of the slide presentation para po madiscuss sa klase. So, pwede nyo rin pong invite ang Aklatan. Yun, sabi ko nga po, may mga assigned librarian na para sila po yung mag-assist sa inyo to explain or to discuss the different resources of the library. So, willing naman po lahat yan na mag-talk or having the webinar para po dun sa klase nyo. So, yun lang po. Marami pong salamat and I would like to congratulate both the CILP and the Aklatan for continuing their services even this time of difficulty. So, lagi po silang nandyan to assist everyone. Thank you po, ma'am. Thank you, Ma'am Son. To proceed, we proceed po to the question and answer and just as mentioned po by Ma'am Son and Ma'am Mayan, some questions were actually answered
a while ago. Si Ma'am Sharon po yung nagsasagot, yung iba po si Ma'am Sonia. Bali, Ma'am, we will start with a question po. Actually, I'm just going to reiterate yung mga answered na pong question muna. Okay? Yung pong iba po, availability of audiobooks, it was answered by Ma'am Sharon. There are some purchase audiobooks po. Most of them are from Gale, reference ebooks. However, Gale is more focused on handbooks, encyclopedias, and manuals. Then another po is if we can utilize the resources associated with the ebooks, like the test banks, the ready-made slides, and it was also answered by Ma'am Sharon that if the ebook comes with the resources, yes, we can access. Another question po is yung account po, how long do we have access? It was also answered by Ma'am Son and Ma'am Sharon that it's until the end of July. Ayun po. Ito po ma'am yung iba pong questions. Ah, ito po. Pwede daw po bang makahingi ng copy ng slides po na present po today? Kasi ipapakita daw po sa mga graduate and undergrad student po. Pwede naman po, pero katulad nga rin po ng nabanggit ni Ma'am Son, mas maganda po kung may kasamang librarian na pwedeng mag-talk. Ah, okay. Parang ganito po, webinar po. Parang, di ba po ba meron tayong hands-on training before? Since, para at least din po, makilala nila yung mga librarians. At kung may mga tanong po sila, mas magandang yung may face-to-face. Pero may copy na kayo, sir, nitong ano natin, slides. So, pwede apo, naman. Meron po. Apo. Pero mas and also po. Apo. Apo, ma'am. Yun, sir. Apo. May actually, ano, that answers also the question of Sir Marco Polo. Can you do an MS team session for our students who are doing their thesis? This is to enable them to effectively use our resources even if they are at home. So I suggest po, ano po, paano ba to? Contact, we can host the meeting online and then we will contact the library. Tapos yun pong isi-schedule ninyong class, so three-way. But if ano po, if the teacher po, Sir Polo, maraming alam si sir na ano na platform sa online meetings. Pwede rin naman po kayong schedule. Willing po kayo doon, Ma'am Mian, to have a schedule. Mas maganda nga sir 'yun para talaga okay po. Makita nila yung presence namin. Opo. Sige po, Ma'am. At sir, request. Ay, ma'am. Sir, pwede ko rin pong i-add kasi yung ano naman, yung kanilang online training, even po before, ginagawa din naman nila yon. Meron po silang ano din doon na pwedeng mag-request. May online ano, parang reservation na pwede silang mag-request ng training. So, siguro pwede ko na rin ano. Pwede doon na rin. Para po ma-schedule. Meron sir doon. Nasa website din po ng Aklatan. Okay. Thank you po. Thank you, ma. Okay. Meron pong isang comment / question po. Sabi po dito, I find connecting to EBSCO host often problematic. Right now, I can access ProQuest and other online resources but not EBSCO host. Ako po personally, wala pong problem sa, hindi ko po alam kung anong problem na encounter ni sir. Pero yun po ma, may nakaka-encounter daw po ng problem sa EBSCO host. Opo, naka-experience din po ako pero na-settle na po. Tuwing may problem naman po na, minsan po kasi sa ano rin, sa internet connectivity. Pero sa ano na po, na-answer na po yung ibang technical problem. We already contacted the... Meron na po kasi yung dati na. Yung sa EDS po. So, inayos na po yung platform. Okay po, ma'am. Next po, another question. Sabi po dito, some of the textbooks have online resources and lessons, test case studies. Where can we find them? Can you do a demo on how to access them?
how to demo now. Ay, ngayon po kasi parang, paano ba, hindi ko pa maan. Sino po ba yan? Taka, sir. Pwede sir. Opo. Pwedeng, ano, ako po sa sagot. Ayan. Sir, kasi ganito po, yung ina-acquire po kasi nating mga e-books, actually, yun po ay mga library copy. So, depende po sa publisher kung paano po nila gustong i-disseminate yung pong instructor resources or test bank. So, yung ibang publisher po, ang ginagawa nila, itinatay up po nila dun sa references na binibili po individually ng mga estudyante natin. So, kung meron po tayong, halimbawa, certain number of students na bibili nung e-books na yon or magsasubscribe, automatic po nabibigyan sila ng free access for the instructional materials and test bank. Pero may iba naman, like Wiley, ganun po ang platform ng Wiley. Meron naman pong iba na we can acquire separately ang test bank. And then yung pong instruction resources, pwede pong i-request directly ng faculty po yon dun sa publisher. Parang may form lang po silang, parang i-email po yung publisher and then i-specify lang nila doon ilan po yung mga estudyante nila na gumagamit nung e-books po na yon. And then nagpa-provide po sila for free sa instructor. Thank you po, ma'am. Salamat po. Addition po pala, sir. Since ano po, kung may mga gusto po pala silang i-acquire na books, meron po tayong link po dun sa website ng library na request for material. Halimbawa, yung mga textbook na gagamitin for the upcoming semester. Mas maganda po na ngayon pa lang mag-request para ma-process po ng maaga. So, kung halimbawa yung mga e-books po na kailangan nila. So, yun lang po para ma-process po natin. Sige po, ma'am. Thank you po. And another question, ma'am. Kung every school year po ang renewal ng Open Athens account, mawawala po ba yung nasa account na once na mag-renew po ulit ng account the coming school year? Example po, yung mga naka-folder na files, mawawala din po ba? Thanks. At parang hindi naman po, kasi permanent naman yung folder mo eh. Yung username and password, halimbawa sa EBSCO, yung pa rin naman po yung gagamitin nyo pag reactive. Yung pong personal account nyo, halimbawa sa EBSCO o sa ProQuest, alam ko may mga kanya-kan, hindi naman po mawawala yung content mo. Ayun po. May mga subsequent questions po. I think this was partially answered or answered already, like po yung can we do a webinar for all GS students writing their thesis? Yes po, I think Ma'am Mayan mentioned that you have to accomplish a form, yung online, then they will yung be... Yung parang opo. Opo, ma'am. Kasi may, yung isa pa pong question, can we invite librarian to the online meeting to brief our students for the use of library resources? Yes po. Ako na sa magot, Nena. Kayo po. Yan. Yan po. Basta puntahan lang po yung link and meron po tayong reference librarian, siya yung magmamonitor ng ating form. At mag-a-assign ko sino po yung facilitator. At tulad na nabanggit ni ma'am, meron po talaga naka-assign per college po. Pwede ko bang banggitin sila? Yung mga, at nila nila yung mga ano nila. Oo naman. May question din po regarding sa college of, per college. Sagutin ko na. So, bawat college po meron, no? Sa College of Business Administration and Accountancy, si Ms. Hazelin Floralbo. And kasama sa ngayon po, kasama niya rin si Ms. Ethel Torres. Tapos sa College of Liberal Arts and Communication, si Mary Ann Estudillo. Sa College of Criminology and College of, magkasama niyo po yan, CTHM po,
ang inyong representative, si Miss Arlene Manso. Sa College of Science and Computer Studies, si Jobert De Paz. Sa College of Education, yours truly po, ako po, si Mary Ann Salvador. Ano pa bang na-miss ko, sir? College of... Seyad pala. College of Engineering. Si ano po, Miss Maylin Baron. Si Miss Sharon po, siya rin po yung sa graduate students. As a graduate studies po, as graduate. GS librarian po. So, pwede po siya yung mag-assist nun sa GS po. Yun po. I think nasagot na lahat at ng question. Meron pa ba? Wala na. So, yung mga librarian. Sir Paul. Pwede kong i-add kasi may nabasa pa ako dito about the ano, yung video. I think the suggestion is from Ma'am Pierre Pineda and Sir Bong na nagtatanong po siya tungkol sa PE. So kung may mga alam po sila mga video na pwede po nating i-acquire na available online, i-message lang po ang aklatan para po ma-facilitate po nila yung availability nito. Yes. Opo. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you very much. Salamat po sa lahat ng nakinig. Ayan po, ito na po pala. Thank you very much po. Ito na pala yung slide. Ayan po. So, our topic was about remote access to online learning. And thank you very much to our speaker, our guest speaker, Ms. Mary Ann Salvador. We will be awarding the certificate po kay ma'am. Yeah, allow me to read the citation. Ayun po. Allow me to read the citation. This certificate is presented to Miss Mary Annie Menez Salvador in recognition to her valuable... Edi po namin to, ma'am, ha? Mister kasi nakalagay, sorry. Miss Mary Annie Menez Salvador in recognition of her valuable contribution as resource speaker to the webinar titled Remote Access to Online Learning, given this 30th day of April 2020, De La Salle University, Dasmariñas City, Cavite. Ayan po. Thank you very much po, ma'am. Salamat din po. Salamat po sa lahat. Opo, yeah. We would like, may commercial po muna. This was requested by Sir Paulo for Tulong Lasaliano. We ask for the support in behalf of UAO. Ayun po. So, pwede nyo pong iscan yung QR code for donation. Ayan. Thank you very much po sa mga nag-donate na at sa mga mag-donate pa lang. Maraming salamat po. Ayun. Baka po may gustong sabihin si Sir Polo. Sir? Thank you, Sir Paul. Yun lang po. Salamat po sa mga na we have raised 447,000. We have donated 100,000 sa UMC, 300,000 ay napunta sa mga frontliners, punta sa some students. Wow. Yay. Thank you. Thank you very much. Salamat po. Ayun Sir po. Paul. Sir Paul. Yes po, ma'am. Opo. Pwede pang humabol. Ayun. Opo, hindi kasi di ba usually kasi ang ginagawa ng mga faculty natin ay nagre-recommend ng books no for other certain subjects. So opo. Usually po printed yung mga na-recommend nila. Although ito po part talaga ng direction ng library na ang direction is going to e-books na kasi gawa nga po ng kinds of student that we have na talagang they are into technology. So baka po pwede po na ma-request po natin yung ating mga faculty, lalong-lalo na po yung mga nag-attend po dito, na tulungan din po na maghanap or kung maaari po sana, kung magre-recommend po kayo ng references or textbook, ay yung pong e-books na para po ma-access na po ng ating mga estudyante kahit nasaan po sila. So, ayun po. So, magtulong-tulungan na lang po tayo. And then, the library din po,
magko-coordinate din po sila into different publisher para makasend din sa inyo na mga list ng e-books para po po pwede nyo ring i-evaluate or to check to be recommended for acquisition po sa library. So yun lang po at maraming salamat. Yes po. Thank you very much, ma'am. Salamat. Yes, so talagang ano na to, we are transitioning towards the new normal, and in the at the screen in front of you, you see the access codes. Itatype ko din po siya sa chat box. Yan po. By the way po pala, before I end, mayroon po kami nakaligtaan sa mga previous webinar po namin at ngayon pa lamang po namin gagawin. Opo, wag po muna ihaalis ha. Ipo-post po namin itong link for evaluation po ng mga previous webinars po. So, please po, we ask for you to answer. May option sa link po dito sa chat, may option po to answer na did not attend specific webinar. But if you attended po, pasagutan lang po yung specific date na inattendan nyo po. And ano pa ba? Ayun po, please po, may comments po dyan if you would like to suggest any future topics. So we will prioritize po yung mga maraming topics. And speaking of the topics, pahapyaw na po. Next Thursday, yung collab po natin is with, ano naman po, with our Center for Student Admission and Office of the University Registrar. So ayun na po. So in-encourage ko po lahat na umattend po, invite. Again, this is open for students and also yun po, mga students, not only for faculty, pati po sa staff. Baka po may mga question po regarding po dun sa registrar, tsaka po sa admission po. Yan po. So, that's our schedule for next week, Thursday. And, ano pa ba? Please po, don't forget to answer the survey. Yun po. And today, we have, yun po, ano pa bang ano natin? Yun, last words, thank you very much po, Ma'am Ian, and to everyone, maraming salamat for always supporting, and as always, live Jesus in our hearts forever.